Part 9. Nagpapasalamat ako at hindi kami nasundan ni Knight, buti na lang talaga at liblib itong lugar na pinagtataguan namin ngayon. Mamo, ready na po kami. Sabi ni Nex na kalalabas lang ng bahay suot, ang jersey na pinatahi ko at sapatos na binili ko. Kasunod naman nito ang kambal niya na kagaya, ang suot niyang damit at sapatos, kumikembot-kembot ito habang naglalakad palapit sakin. What do you think, Mamo? Pretty na ba me? Malantad na tanong nito. Oo, pretty ka na. Sagot ko, umayos ka sa laro, Lex, huwag maharot dun at baka masaktan ka. Bilin sa kanya ng kakambal. Yes, Captain Nex. Tama na yan, tabra na doon sa court at nandoon na sila tita nyo. Sabi ko, humawak naman silang dalawa sa magkabilang kamay ko, naglakad kaming tatlo patungong court. Ang daming tao ang nanunood ngayon. Galingan nyo, kambal. Share namin kayo. Sana makuha nyo yung premyo tapos luto tayong pansit. Napangiti na lang ako, dahil mahal ng mga tao dito, ang mga anak ko. Hinyo lang sila sa pagmamahal ng ama pero sobra-sobra naman, ang natatanggap nila sa akin at sa mga kakilala namin. Sureness na win kami, sabi ni Lex. At kahit hindi kami ma-win, magluluto pa rin tayo ng pansit. Okay to our two teams, please proceed here. Natigil lang kami nang magsalita ang MC. Nagtungo naman kami ng kambal sa harap, katabi ko si Joam at ang anak niya na muse nila Nex. Sige na doon na kayo sa harap. Sabi ko sa kambal, galingan nyo. Kisma mo, para may lucky charm po kami. Sabi ni Nex. Yumukod naman ako, napangiti ako ng parehas nilang halika ng pisngi ko. Nagtungo ang tatlo sa gitna kaharap, ang mga kalaban nila, kami naman ni Joam ay naupo na. Ganda ni Ella, kamukhang kamukha ni Diyos. Sabi ko dito, pero ugaling-ugali Joam. Siyempre, hindi naman pwedeng walang makukuha sakin. Mayabang nasagot nito. Yun nga eh, pwede namang kutis mo na lang ang ipamana, bakit yung kasamaan pa ng ugali? Sinaman ako nito ng tingin pero nginisihan ko lang siya. Bago tayo magsimula, gusto ko munang ipakilala ang mga taong nag-endorse nitong palaro natin. Sabi ng MC, palakpakan natin sila. Pakiramdam ko nawalan ako ng hininga nang bigla na lang lumitaw sa harap sila Knight. Put Angina, Mr. Earl, Mr. Archie, Mr. Wyatt, Mr. Colm. Kumaway ang mga ito habang pinapakilala. And ang pasimuno nito, Mr. Knight Wales and Mrs. Jillian Wales. Napatingin ako kay Joam at kita ko rin ang gulat sa mukha niya. Matalim ba kutsilyo nyo? Tanong nito, bakit? Tak ang tanong ko. Tapusin natin mamaya si Kapitan. Sagot nito, parehas naman kaming napangisi pero napalitan din yun ng panlulumo. Bakit sa dinami-dami ng tao sila pa? Umupo sila Knight sa upo ang dulo kaharap namin, buti na lang ay hindi gumawi dito ang tingin niya. Maddy, kahawig nung kambal mo si Mr. Wales. Kalabit sakin ni Jen Ellen. Confidence lang yun. Sagot ko, tanga coincidence kasi. Bulong ng katabi ko. Pabayaan mo na, bobo din naman si Jen Ellen. Nagsimula na ang laban, kasabay ng pagpito ng referee, ang pagtingin ni Knight sa gawi namin. Ngumisi ito kaya inirapan ko siya. Mapanat sana ang itlog mo at pamayat sana ang talong mo. Next 4-3. Napapalakpak ako ng maka 3 points ang anak ko. Habol boys. Malantad na sabi ni Lex habang hawak ang bola. Yan ganyan dapat hinahabol nyo, ang magandang tulad ko. Napailing na lang ako, samantalang ang mga tao ay natawa. Huwag ka munang malantad. Sigaw ni Mom Shibi dito. This is for you, Mother B. Kamandat ito bago ishoot ang bola na agad namang pumasok. Go anak. Nakangiting sigaw ko pero napawi, ang ngiti ko nang makita ang tingin sakin ni Knight. Tinaasan ko siya ng gitnang daliri. Pagkatapos nito sibat agad tayo. Sabi sakin ni Joam. Sana naman hindi nila kasama si Joel. Nangangambang sabi ko dito. Nagpatuloy ang paglalaro hanggang sa matapos ang first quarter. Hanggang second quarter lang ito, ewan ko din kung bakit. Ang galing naman ng mga anak ko. Pinunasan ko ang mga pawis nila at hinalikan sila sa pisngi. Nice game, Lex. Niyakap ni Nex ang kapatid. Of course, ayokong matalo. Sagot nito, Mamo, nandito si Papo, ano nang gagawin natin? Ako nang bahala doon anak. Nakangiting sagot ko lang, inum at upo muna kayo, sasayaw si Ella.
Sumunod naman sila. Dahil time out, ang mga muse naman ang magpapakitang gilas, rarampa at sasayaw sila. Go Tombiesh, ikembat mo yan. Sigaw ni Lex, huwag kang magpapatalo sa shocker na yan. Kumalma ka. Natatawang sabi ni Joom sa anak ko. Mananalo yan, ako nagturo dyan at ikaw. Nang matapos sila ay rumampa ang dalawang muse sa gitna, kaso sa plada, ang kalaban niya dahil pinatid siya. Tumayo naman agad si Ella at tinulak ito kaya natamba ito. Tumayo naman ang mga player ng kabilang team at sinugod si Ella. Aba, tumakbo ang kambal at nakipagrambulan din. Josmew. Agad na kaming lumapit doon si Joom, kinuha namin ang mga anak namin na may galos at binuhat. Momo, bitawan mo ako, sinampal nung lalaking isa si Ella. Sigaw ni Nex na pilit bumababa. Mamo, sorry, nabitawan ko si Lex nang kagatin ako nito. Agad nitong sinugod ang isang lalaki at sinuntok. Wala na naging lalaki na si Lex ko. Tama na sabi. Malakas kong sigaw kaya natigil silang lahat. Taga-ibang barangay ang kalaban nila Lex kaya malaking gulo ito. Yung mga anak mo, pagsabihan mo. Nilapitan ako ng isang bot andeng. Walang respeto, manang-mana yata sayo. Natural magmana sakin yan, anak ko yan eh. Nagpamiwang ako sa harap niya. Walang modo yung anak mo, parang ikaw. Ikaw yung babaeng nabuntis lang ng kung sino, diba? Kilalang kilala ka sa barangay namin, ang balita anak ng rapist yung mga anak mo. Hindi na niya naituloy ang sasabihin niya nang malakas ko siyang sapakin. Huwag mong idamay ang anak ko. Galit kong sigaw. Wala kayong alam sa buhay ko. Mga chismosa kayo. Wala naman kayong ambag sa buhay ko. Nilapitan ni Joom yung babae at sinipa sa tiyan. Ako lang pwedeng umawi kay Maddy. Natigil ang pag-aaway nang dumating ang mga barangay, grabe late reaction sila. Ayos lang ba kayo? Lumuhad ako at sinuri ang dalawang anak ko. Sorry. Sorry, mamo. Umiiyak na yamakap ang dalawa sakin. Sorry. Okay lang, tahan na okay. Sa barangay office ho tayo. May lumapit sa aming isang tanod. Sumunod ho kayo. Ang liga ay napunta sa barangayan. Kaap nakita ng lahat ang ginawa ng anak niyan sa anak ko. Sabi ni Joom. Nandito kami sa barangay office, hindi ko alam kung bakit pati sila Knight ay nandito. Mrs., dapat ho hindi tayo nakisali dahil away bata yon. Sagot ni Kapitan. Away bata, bulag ka ba? Inis kong tanong. Pinagtulungan ng limang lalaki yung isang babae tapos away bata. Umalis ka nga dyan sa posisyon mo at ako ang papalit sa'yo. Mas bobo ka pa sakin ah. Tingnan mo, wala ka talagang modo. Sabi ni Bot Andeng. Ano gusto mo? Santukan ulit ha. Enough this shit. May samabad na demonyong impact dito na malaki, ang talong na mahilig umiyot. I'll pay all the damage, just leave now. Mukhang pera naman ang mga lintik at nags ialis. Iba talaga mayayaman, puro pera panlaban. Par inig ko, paano makakamit ang hustisya niyan? You talk like that. Kunwaring gulat na sabi nito. You love money too, right? Inis ko siyang hinarap, akmang sasampalin ko siya pero naunahan ako ng isang tao. Si Jom Ella. Makapagsalita ka ah, ang kapal ng mukha mo. Galit na sabi nito sa kuya niya. Ang kapal ng mukha mong saktan ang asawa ko. Eksena ni Jillian at nilapitan si Knight. Are you okay, hon? I'm fine, don't worry. Malambing na tugon ni Knight dito. Napatawa na lang ako ng pagak bago umiling-iling. Umuwi na lang tayo, sabi ko kay Joom. Walang uuwi, malamig na sabi ni Knight. Hamarang ang mga tauhang kasama nila sa pinto, kaya galit ko siyang nilengon. Ano bang problema mo ha? Tinulak ko siya, tahimik na kami ng mga anak ko kaya wag mo nang guluhin. As long as I remember, magkatulong tayong gumawa sa kanila. Nakangising sabi nito, kukunin ko sila, sapat na siguro ang limang taong nakasama mo sila, diba? Hindi mo sila makukuha, kahit magkamatayan tayo wala kang makukuhang anak sakin. Mariing sabi ko. Kapal naman ang mukha mo, wala ka nga nung naghirap kami eh, wala ka nung nagkasakit sila, hinintay kita, pero nabaliwala lahat dahil kasal ka na pala. Umasa ako sa wala Knight, akala ko hahanapin mo ako pero, wala pala dapat akong inasahan. Ako pa palalabasin mong masama ha, di ba sumama ka kay Renato? Ginamit mo ako, dahil kailangan nyo ng pera. Galit na sabi nito, huwag mo akong balik Terran Maddy.
Oo, sumama ako kay Renato pero hindi kami nagkaroon ng relasyon. Tinulungan niya lang ako. Tumulo ang mga luha ko. Oo, ginamit ko ang pera mo, pero para naman sa mga anak mo Knight at hindi para sakin. Inamin mo din, na pera lang talaga ang habol mo sakin. Malakas ko siyang sinampal. Oo, bobo ako at mahirap pero, hindi ako ganang tao. Kung may gusto ako, paghihirapan ko. Wala kang alam sa mga pinagdaanan ko Knight, wala miski isa. Alam ko lahat ng tungkol sa'yo. Kung alam mo sana alam mong ginahasa ako ng ama mo. Napapikit na lang ako at hindi masabi sa kanya ang bagay na yon, dahil buhay ng pamilya ko ang nakasalalay doon. Alam kong pupuntiryahin ni Joel ang pamilya ko kapag may nakaalam ng panggagahasa niya sakin. Tama na, sumingit sa pagitan namin ang kambal. Kami ang nahihirapan sa inyo. Umiiyak na sabi ni Nex. Sana naman mag-usap kayo ng maayos, dahil nahihirapan din kami. Opo, naiipit kami ni Nex sa inyong dalawa. Yamakap sa bewang ko si Lex. Huwag niyo po kaming kunin kay Mamo, masaya naman kami dito kahit mahirap kami. Dito lang kami. I suggest ayusin niyo yan. Singit ni RK. Kawawa ang mga bata. Maayos naman kami sumulpat lang ang turned adong Knight na yan. May karapatan din siya sa bata. Sabi naman ni Wyatt, magkaroon na lang kayo ng kasunduan. Napahilot na lang ako sa sentido ko. Sabihin mo na lang kaya sa kanya Maddy. Nagsalita si Joom. Baka matulungan ka pa niya. Huwag. Inilingan ko siya. Ayokong madamay sila mama. Pero hanggang kailan mo kikim kami niyan? Tumulo ang mga luha nito. Ako kasi pagod na hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto ko na ng hustisya. What are you talking about? Kunot noong tanong ni Knight. Anong sasabihin Joom? Joom, pakiusap. Joom. Sigaw ni Knight. Si Joel, ang tatay mo, nahanap niya kami ni Diyos. Lalong lumakas ang hagulgol nito. 5 buwan akong buntis noon kay Ella sa anak namin, natagpuan niya kami sa pinagtataguan namin, pinatay ni Joel si Diyos sa harap ko. Pero alam mo ang mas kinamuhi ko sa tatay mo kuya. Ginahasa niya ako kahit anak niya pa ako, nagmakaawa ako kuya, pero ang sabi niya lang ay pagbigyan ko siya o papatayin niya, ang anak ko, kaya hindi ako lumaban, ang tatay mo kuya. Ginahasa niya ako sa harap ng bangkay ng asawa ko. Napalakas na lang din ang hagulgol ko nang maalala ko ang ginawa din sakin ni Joel. Akala ko doon na natatapos ang lahat Tumingin ito sakin, sabihin mo Maddy. Tumingin ako kay Knight na nanggigilid ang luha. Ginahasa niya din ako. Humahagulgol kong sabi, ginahasa ako ng ama ng taong mahal na mahal ko. Totoo ba? Mariing tanong ni Carson at hinawakan ang kwelyo ng damit ko. Sumagot ka Maddy, totoo ba ang lahat ng sinabi niyo? Oo, mahinang sagot ko. Nung araw na iniwan kita sa mansion, ang sabi ng ama mo na ihahatid niya ako sa kondo, pero dinala niya ako sa isang abandonadong bahay. Doon niya ako, paulit-ulit na ginalaw. Putsa, sigaw nito. Kita ko ang pagbagsak ng mga luha niya. Hinarap nito si Jillian at si Nackle. Alam mo ba ito Jillian ha? Alam mo ba ito? Knight, pilit nitong tinatanggal ang pagkakasikal sa kanya ni Knight. Knight, bago pa niya mapatay ang babae ay agad siyang nakuha nila Earl. Sumagot ka Jillian. Galit na sigaw ni Knight. Alam mo ba? Tumulo ang mga luha ni Jillian bago dahan din ang tumango. Bakit hindi mo sinabi? Sinugod nito si Jillian at malakas na sinampal. Biktima din ako, humahagulgol na sabi nito habang sapo ang pisngi niya. Biktima din ako ng ama mo at ng tatay ko. What? Kaya gustong gusto kong magpakasal sa'yo, para makalaya na ako sa tatay ko at tatay mo. Huminga ito ng malalim. Ako lang naman ang paboritong laruan ng ama mo at ama ko, marami kaming biktima. Dinampot ni Knight ang isang upuan at malakas itong hinagi sa gawi ni Jillian. Tumingin ang umiiyak na si Knight sa gawi namin, unti-unti itong lumuhod at niyakap ako sa bewang. Sorry, lalong lumakas ang iyak ko nang umiyak ito ng malakas. Wala akong kwenta, sa sobrang pagtitiwala ko kay Daddy nabulag na ako. Knight, naprotektahan ko ang ibang babae laban sa mga kauri ng tatay ko, pero hindi ko nagawang protektahan ang kapatid at mahal ko. Umiling-iling ito, hindi ko alam na ang taong iniidolo ko ng sobra, ang tao ding Sam Ayres sa buhay ng taong mahal ko. Dahan-dahan kong hinaplos ang buhok niya. Wala akong alam.
Puno ng hinanakit sa bawat bigkas nito ng salita. Sinubukan kong alamin naman pero kulang pa rin, sorry Maddy. Humiwalay ito sa yakap sa akin at nilapitan si Jume. Patawarin mo si kuya, nangako ako na walang pwedeng manakit sa'yo, pero hindi ko alam na nagawa na pala ng taong dapat pumoprotekta sa atin. Ang tagal kong kinimkim lahat kuya, kung ako lang matatanggap ko pa eh, pero madami kami. Hindi ko akalaing gagawin sa'kin ni daddy yun. Humahagulgol na sabi ni Jume. Prinsesa niya ako eh, pero isa na niya akong biktima. Pangako, magbabayad siya. Pinunasan nito ang luha ng kapatid. Hindi siya makukulong, sisiguraduhin kong mamamatay siya sa mga kamay ko. Tumingin ito sa akin at lumapit, sinapo nito ang pisngi ko at pinunasan ang mga luha ko. Wala akong nagawa noon para sa'yo, patawarin mo ako ah. Hindi na mauulit yun, papatayin ko siya, papatayin ko sila. Lumuhad ito at niyakap ang kambal. Patawarin niyo ako mga anak ah. Pwede niyong suntukin si Papa, saktan niyo ako pero, please lang huwag kayong magalit sa akin. Hindi pa po, tugon ni Nex at niyakap ito. Hindi kami galit sa YouTube Papi kung pa po. Malantad namang sabi ni Lex. Hindi ko alam kung ilang minuto o oras kaming nagdramahan sa barangay office, basta namalayan ko na lang na nakauwi na kami sa bahay. Maga ang mga mata namin, kahit yung mga kaibigan niya. Naiyak sila. Uminom kayo. Naglapag si Mom Shetty ng isang pitchel ng tubig at dalawang baso basong cup noodles. Share-share na lang sa baso, huwag maarte baka mas ubo ko talong nyo. Nagsalin ako ng tubig sa isang baso at inabot kay Knight na tulala lang habang nilalaro, ang kamay nung kambal na nakakandong sa kanya. Inom ka muna, sabi ko. Umiling lang ito, dami mong niluha kaya uminom ka. Tinapat ko ito sa bibig niya kaya wala siyang nagawa kundi inumin yun. Knight, kailan ba natin uumpisahan ang pagdali sa tatay mo? Tanong dito ni RK. Nagkibit-balikat lang ito at parang may iniisip na malalim. Kilala ko ito, nagbabalak ito ng masama. Oh, inabutan ko si Jillian ng tubig na agad niyang kinuha at ininom. Mukha itong mangkukulam, gulo-gulo ang buhok, hulas makeup at mugto ang mga mata. Masakit man akal si Knight, tanong ko dito, tumango ito, pero sa kama masarap. Alam ko, gusto mo hilaitan kita, banta ko, expert ako dyan. Umirap lang ito, malantad, sasama ko kayo sa pagbalik ko. Sabi ni Knight, uuwi na tayo sa, teka, wala sa usapan yan. Sasama kayo, Mariing sabi nito, Knight, dito lang kami. Maddying sabi ko, pwede ka namang dumalaw na lang. Anong, bigla na lang akong nahilo, pero bago ako tuluyang bumagsak ay may mga brasong sumalaw sa akin. Maddy, ngisi ni Knight ang nakita ko bago ako lemunin ng dilim.